Mga ka-showbiz, naging palaisipan ngayon sa lahat ng netizen ang naging pahayag ni Bullet Halusos. Wala o manong pagbabago. Ito ang tiniyak tungkol sa pananatili ni na former Senator Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon bilang mga host ng longest running noontime show sa Pilipinas, ang Itbulaga. Bukod kina Tito, Vic and Joey, mamamalagi o hindi mawawala sa Itbulaga ang ibang Dabarcads gaya ni na Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Balesteros, Ryan Agoncillo, Maine Mendoza, Raisa May Dizon at Alan Kay. Top secret pa kahit sa staff ang madadagdag na Dabarcads ng Itbulaga. Walang mawawala, bagkos ay madadagdagan pa. Pagkumpirma pa nito, agad namang naintriga ang mga netizen at pinangalanan ang dating host ng Tropang LOL na si Billy Crawford. Hindi malabo umano na kunin ito ng mga halusos dahil tapos na ang kontrata nito sa Lunch Out Loud. Matatandaan itong nakaraan lamang ay tuluyan ang umalis si Ma Salvador bilang Dabarcads. Ito ay nasa plano umano ng show dahil papalitan na ito ng mga bagong host. Itinanggi naman ni Bullet ang isyong may problema sa pananalapi ang kanilang kumpanya. Honestly, wala po. I think lumabas lang yung haka-haka or chismis na yan because when we transition, syempre you have to study everything. So siguro a part of the speculation. Nagkakaproblema kami sa pera but I want to assure everyone that we are financially stable. The company is okay. We're doing good. We pay our talent. So, wala po talagang problema when it comes to money. Bukod kay Billy, una nang lumabas ang pangalan ni Kim Atienza na mapapabilang sa Dabarcads. Mukhang magkakatapat muli sila ng mga dating kasamaan sa It's Showtime dahil sa interesado raw ang mga halusos na kunin siya bilang isa sa main host nito. Malapit pala si Kuya Kim sa isa sa mga anak ni Mr. Halusos. Bukod sa mga bagong host ay may mga bagong segment na ilulunsad sa show. Mas bongga raw ang prizes na ipamimigay nila sa naturang noontime show at may mga bagong host ding papasok.